dapat sa Heavenly Daddy. Isang araw po muli na puno ng pagpapala mula sa ating Amang Lulikha. Ang sumaatin sa bawat isang kahabi na nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't iba pang panig ng mundo. Salamat mga kahabi sa inyong pagsuporta sa YouTube channel ng Heavenly Daddy. At kung bago ka palang nakapanood, ay ako po humihingi ng support sa pamamagitan po ng pagpindot sa subscribe button at pag-turn on ng inyong notification bell. Ang channel natin ay obvious po na tungkol po sa pag-aalaga ng mga ibon. Lahat related sa pag-aalaga ng ibon, pagpaparami, pag-free life, pag-hand feeding, at iba pang topic tungkol sa ibon, ang content po at laman ng ating mga vlog. Yan, sa mga suking natin dyan, laging nagko-comment sa ating mga video. Salamat mga kahabi sa malaking tulong po yan na kino-comment, nagko-comment kayo at nagtatanong, nag-share ng ating mga video sa iba nating kahabi. Kasi mas marami tayong naaabot at mas napapakalat natin yung informasyon sa mga kahabi natin. At sa araw na to, ang ating pong topic ay related doon sa ating pinakamagandang pair ng ibon dito sa ating ibunan. Pinakamagandang pair ng African lovebird. Yung pong ating gintong parisan, yung danpalo at opaline billed parvlu na nag-aanak na sa kasalukuyan. At ngayon po ay kukunin natin yung first group nila, yung unang mga inakay na na-produce mula sa parisan na yan. Yan po ay isa sa high-end mutation ng African lovebird dito sa ating bansa. Ang gilyot, alam niyo naman po yan na isang magandang uri ng ibon, at ang danpalo ay isang uri din ng high mutation na ng African lovebird. At ang opaline ay yan yung po yung nagpapaganda sa lahat ng mutation ng ibon. Ang project na to ay ginawa natin, may mga nagtatanong, bakit kailangan mong i-pair ang gilyot sa danpalo? Eh ang danpalo nga, ang aim ng bawat ng nagpuproduce ng danpalo ay patingkarin yung kulay ng danpalo. Padiinin yung kulay ng ibon na pula ang mata. Bakit ibibilyot mo? So, magpe-fade yung kulay ng bilyot sa danpalo. No? Ang danpalo po kasi, diba, excessive siya. So, pwede mo siyang i-pair at gumawa ka sa iba't ibang kulay ng ibon. Ganda din po ang bilyot. Recessive din po yan. Hindi naman lalabas yan kung isip lang. Kaya kami gumawa ng ganitong materials ay dahil oo, ang danpalo, maganda yan na madiin ang kulay. Pero habang lumalaon ng panahon, habang lumilipat ang panahon, magsasawa ka rin dyan sa kulay na madidiin. At maghahanap ka rin, magpa-project ka rin ng mga kulay ng ibang mutation ng ibon para ibangga sa danpalo. Ito ay pares namin na pagkasunduan na gumawa ng ganitong mutation ng partner ko, si Jeff. Actually, siya talagang may gusto nito. At gusto ko rin naman. Kaya nagkaisa kami na gumawa ng ganitong project na mutation ng ibon. Hindi pa natin makikita yung isura ng bilyot danpalo sa ngayon. Kasi materialis lang yung na-produce natin ng mga inakay. Pero kapag ka napamature na natin to at na-i-breed kalaunan, nakikita natin siguro medyo matagal pa yung proseso. Aabot pa yan ng mga 8 months para makakita tayo 8 to 10 months bago tayo makakita ng unang danpalo na bilyot o palain. Pero yan po ay on process at meron na tayo dito mga inakay na i-harvest natin ngayon.
So, sa mga kahabi po na gusto nyo sumabay sa project natin, pwede nyo po akong i-message sa Facebook page ng Hobby ni Daddy. At contain nyo po yung breeding yan eh. Sinoposter po natin yung mga inakay para mabilis natin mas-produce natin yung mga materialis na yan. And later on, ibang mutation naman yung ikokross natin sa ating dagpalo para ibang mutation naman yung papalabasin natin mula doon. Kasi yun naman po ang layunin ng bawat hobby, bawat kahabi ni Daddy, na bawat mga ibon na mag-produce ng iba't ibang variety, iba't ibang mutation ng ibon na nakabase sa dagpalo. Kasi yan po ay isang high-end mutation ng African Labber. So meron pang isa, yung bronze palo, pero saka na lang natin pag-usapan at wala pa tayo nun. Meron tayong bronze palo, pero rosiculi. Yung eye-ring, wala pa. Ngayon, silipin natin yung unang product na na-produce ng ating dagpalo at dilute opaline na mga na pairing, yung gintong parisa natin. Kunin natin at i-harvest natin. At the same time, i-DNA na rin natin para malaman natin kung anong mga gender ng mga ibon na to. Ito. Yan. Yung mga anak nila. Ayan. Yung isa. Ikabalikan natin. Palabasin natin ng pugad. May itlog na ulit yung foster parent nila. Ayan. Aalisin ko yan para sumabay ulit sa next class nung dagpalo natin. Ayan. Apat yung anak. Isang mauve. Isang opaline. Ewing opaline parblue. Ayan. Ito. Ito ay blue ewing, ito yung nasa taas, tapos isang far blue ewing mauve, far blue ewing. Yan, lahat yan split sa dagpalo, lahat din yan kungkak ay split opa. At yung isa ay visual opaline. Ayan, yung mga na-produce nating mga inakay. Kukunin na natin, i-harvest natin at ilagay natin doon sa flight cage na paglalagyan sa kanila. Isa, kinamay ko na lang, ang hirap ng manghuli. Etong isa ay mauve. Ayan, mauve. Split dagpalo, split dilute. Split opaline, itka. Okay. Etong isa, blue ewing, split dagpalo, split dilute, split opaline ipcak. Yan, ito. Next, ito. Far blue ewing, split dagpalo, split dilute, split opaline itka. Sana puro lalaki para split opaline. Yan, mga anak nila. Yan yung apat na unang product natin. Ito na yung second, sumunod.
mga poster na rin. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Malalaki na yung pangalawang clutch. Tingin ko ay Opaline. Tatlong Opaline. Ayan. Ayan o. Fire Blue Opaline siguro yun. Tapos yung isa, mga Fire Blue Opaline din. Dalawang Fire Blue Opa. Yung isa hindi pa alam yung kulay. Pero yan na yung susunod. Ito natin lalagay. Yan. Ah, dito na lang pala sa baba. Mas maganda dito sa baba. Okay. Okay, nawali na natin yung ating mga inangay. Mamaya, ibigay na ego sila para malaman natin yung mga gender ng mga ibo na to. Pwede natin itong sa mga interesado sa inyo na mag-project ng ganito rin. Gusto nyo sumabay sa atin sa pag-project ng ganitong mutation. Pwede po kayo mag-inquire sa akin sa mga ibo na to. Facebook, i-message nyo lang po ako sa Facebook page ng Habi ni Daddy. Salamat mga kahabi sa inyong support at support. God bless you. Thank you.